wabarakatuh. Live from Lupasug Empire, this is Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III, December 4, 2022. Magandang umaga po sa inyong lahat at ako'y nagpapasalamat sa araw na ito at tayo ay humihinga pa. Meron pang buhay, meron pang pagkakataon para magbago at may oportunidad para malampasan ang ating mga pagsubok. Binabati ko ang Ever J. Maharlika Kingdom of God diyan sa siyudad sa araw, Biringan City. Maraming maraming salamat po sa aking mga pamilya na talagang humihiling na ng pagkakataon na kilalanin. Diyan sa ating mga lolo na walang humpay na nagsusubaybay, maraming salamat. Maraming salamat din sa ating mga kapatid na nasa bawat sulok ng ating pinaka makapangyarihan na lugar na kung saan humuhugot ako ng aking lakas. Diyan sa Bermuda Triangle, sa Golden City, iyon sa siyudad na sa araw, sa Biringan City. Maraming maraming salamat dahil nalagpasan ko ang mga pagsubok na naihahain sa aking pangalan nang dahil sa mga problema na hindi ko kayang lagpasan kapag wala kayo, lalo na dahil nandiyan ang Allah, ang Diyos Ama, ang ating mga kasama na talagang walang panahon na umatras kundi diretso na dahil ang panahon ng nakatakda ay gumanap na. Salamat din sa iyo, mahal na Sultan, kapatid natin. Kahit nawalan ka ng iyong kabiyak, naging matatag pa rin kayo. At salamat sa iyong mga suporta. At lalo ngayon na talagang inuutos ninyo na para linisin ang aking daanan, ang aming daanan ni Radyo Mamay. Bawat araw, ang aming buhay ay nasa binbin ng kamatayan. Subalit, iyan nga ang sabi ko sa inyo, tayo ay tinawag para magmisyon, para ipakita sa buong mundo na meron pa tayong isang Diyos Ama, isang Allah na nagmamahal ng lubos sa atin lahat. Inutos sa akin ng matanda natin, hindi lamang isa, dalawa, tatlo, para mahugasan aming dignidad, ang aming kredibilidad. Pansamantalang ipinapahinto ang pagpagawa ng RCI ng Royal Citizen Identity Card dahil marami ang gumagawa nang hindi na namin alam at iyan ay ginagamit na para kami mismo sirain at para kami na ang sasalo sa kanilang mga ginagawang hindi angkop doon sa inuutos. Salamat sa iyo, Kuya Sultan. Salamat sa iyo, Lolo, na nagbabantay. At nagpapasalamat ako, Ama Ali, dahil itong mga utos na ito ay susundin ko po ng lubos-lubos para sa ikabubuti ng lahat. Dahil ang pera, maraming nasisilaw.
sa maliit na halaga, ipinagkalulupo kami ng mahal na hari. Marami na ang napahamak at napapahamak na ang ating mga lolo na nandiyan sa front line mismo. Kasi daigdig ang ating binabantayan. Kaya nga lumabas ang Bermuda Triangle, ang Golden City, ang siyudad sa araw, Beringan City. Iyan ang Lemuria, ang pinakamabigat na bantay ni Queen, kung saan ang ilalim, ang kalangitan, lahat iyan nagsama-sama para sa kaligtasan ng bawat isa. Itong broadcast na ito may punto ng kabigatan, ang paghinga na hindi tuwid dahil ako mismo nagsasakripisyo para sagipin ang bawat isa sa inyo. Ipagdasal natin dahil hindi lamang ako ang sinasaktan, lalo na ang mahal na hari. Spiritually, physically, nagkakaroon ng infliction dahil sa pag-agaw ng katauhan, ng may katauhan. Hindi po sila natigil at wala silang parahon din para tumigil dahil nga umangkin na sila ng hindi sa kanila at umapak sila doon sa tinatawag na hindi sa kanila. Yan kung bakit si Queen nahihirapan. Bakit si Queen tinitikis ng iba? Bakit si Queen ayaw tulungan sa kanilang paniniwala na kung ako'y makalabas, mauunahan ko sila? Ang misyon na ito hindi kompetisyon. Hindi ito paglamang sa kapwa. Gumanap ako dahil yun ang kagustuhan ng Diyos Ama, ng Allah. Kaya nga meron akong nakita diyan sa Facebook. Maraming salamat yung gumawa ng mukha ko at mukha ni mahal na hari na bilang aso. Kaya nga, I have to console myself. Cute naman, kaya nga maraming nagre-react. Yan ang tinatawag natin mga budhi ng walang puwang, kundi puro kadiliman, pati pananalita, pati pagsusulat. Kilala po namin sila. Dahil ang isa nagdidikta para maging tausog ang pananalita. Ang isa naman magaling sa paggawa ng mga edition ng mga cartoons, kumbaga. At yung isa naman, iyon ang may poder kuno para gumawa niyan. Salamat pa rin. Pasalamat pa rin. Pero ang punto dito, para ma-redirect ng lolo, pansamantala, ipahinto ang paggawa ng RCI. Kasi kahapon, sa messenger, dahil nga marami, talagang inakita ko iba ang na-post dahil yun ang dahilan sa master list na pinabigay. Malalaman pa rin, natuntun pa rin. Kaya nga, ang mas nasasaktan ang mga kuya ko na mga sultan. Kuya, kung alam mo lang, kaya nga,
Siyempre, susundin ko po kayo. Susundin ko ang lolo na nagsabi. Susundin ko ang apo. Dahil sino ba naman? Si Helen. Nakita ninyo ang pagsira, ang pag-apak sa dignidad namin, ang walang respeto, ang kawalang hiyaan na kaya kaming patayin sa salita. Wala akong magawa dahil sila ay nabalutan ni si Roy. At si Siroy ang siyang namukat sa kanilang mga puso. At iyan din ang namumutawi sa kanilang mga bibig. At iyan din ang dahilan na ang mga kamay nila kayang sumulat ng karumal-dumal at hindi katanggap-tanggap sa iba at lalo na sa akin kay Raja. Pagdasal natin, lalo ngayon, marami silang pera. Nagpakawala sila ng 4 bilyones para saktan kami, para agawin ng aming mga testamento. Iyon ay galing mismo sa pamilya. Galing mismo doon sa ating mga lolo. Pero sabi ko nga, hindi pa ako nakaka-recover. Pero may buhay pa rin ako at yan ang pinapasasalamat ko sa Diyos Ama, sa Allah. Kaya lahat tayo ngayon, lahat tayo, isa-isa natin gampanan ang ating mga role dito sa mundong ibabaw. Marami na ang nasasaktan. Marami nang nagugutom. Kaya nga, nagmadali tayo para sa ating kinabukasan. Kaso lang marami sa atin nasilaw sa kapangyarihan. Subalit, ang tindi. Kaya nagpapasalamat pa rin ako kay Kuya Sultan dahil nabigyan mo ako ng liwanag at lalong kumikinang ang kaliwanagan dahil mas gusto ko sana akayin sila sa liwanag subalit ayaw nila ng liwanag at gusto nila talagang sila ang masunod. Matagal ko na pong alam yan na talagang marami silang ginagawa. Pero sabi ko, kaya mo, kasi wala pa tayong pangpasweldo dahil nga na-delay, dahil nga sinasabi sila ang totoo. At ako ay peke, si Raja ay peke. Subalit, mas mabigat at mas matindi ang nadidiskobre ko. Kahit ako'y nakaratay sa banig na kama. Dahil siyempre, 13 years na misyon na ito. Hindi basta-basta. Araw-gabi ang pagtrabaho. Araw-gabi ang pagbantay sa mundo. At iyan, inilabas ko ang aking mga kasama diyan sa Bermuda Triangle, sa Golden City, sa siyudad sa araw, sa Beringan City. Iyan ang puwersa na alam ko hindi ako pababayaan. Sa kalangitan, mga arkanhel, mga anghel, lahat kayo, mga propeta, mga inkantado, lolo sa inkant spirit sa 7 Macdom, pati po kayo na damay at ginawa kayong pangalan
na hindi angkop doon sa kagustuhan ninyo. Magkaiba po ang pag-iisip. Kaya nga, yung mga nagsasalita ng kawalang hiyaan na tawso, idiretso nyo rin dahil hindi nyo alam ang mismong hindi nyo nakikita ang siyang nasa tabi nyo at siyang magbibigay sa inyo ng kaparusahan. Si Queen Binantayan, mula pa. Kaya nga, kahit anong pagsubok, tumitibay. Dito, sa lupang pangako. Kaya nga yan, hinahanap ninyo. Tinitingnan ninyo kung saan. Ang lost paradise. Ang lupang pangako. Ang pinakapromisa ng Diyos Ama sa lupa. Ang rule ng tao, tapos na. Ito ngayon ang rule ng mga inkantao na kailangan magsama-sama dahil kung wala kanyan, mahirap ang pagpatupad sa inyong mga puso ang divino gobyerno. Divine authority, divine mandate, diyan ako. Bawat hinga ko, binabalik ko sa kanya. Ang siyang may gawa sa akin, ang siyang nagbunla sa akin, ang siyang nag-create sa akin. Dahil alam ko, isang iglap lamang ang buhay at tayo ay humantong sa kabilang buhay kung tayo ay nasa kanya. Pero paano kung hindi? Saan tayo mapupunta? Pero ako sigurado, dahil alam ko na hindi rin ako pabayaan ng lolo. Lumantad ang lolo, nagpakita ang lolo, nagkatawang tao ang lolo. Ang ama ali, umiiyak din. Dahil lahat ito, ang pagsubok na hindi nyo akalain. Lahat tayo sinusubukan. Kaya nga, Pasko na. Alam ko rin, ang paniniwala ko hanggang langit. Dahil ang kaganapan ay mangyayari. Kung tinalikuran man tayo nila, may dahilan din sila. Pero sa doon na talagang nakarinig, pagpapatawad na lang ang hiling ko sa inyo. Dahil kung talagang totoo silang mga kasama, alam nila ang hinagpis ni Queen, ang pangangailangan ni Queen. Dahil lahat naman ito para sa inyo, para sa buong mundo, hindi para sirain. Ang inumpisahan ko 13 years ago ay para kilalanin ang lupang pangako na naibalik natin na makita ng ating mga pamilya sa ibang dako ng mundo. Kaya nga ako'y nagpapasalamat ng malaki. Dahil buhay pa ako. Buhay pa ang mahal na hari. Buhay tayong lahat. Para namnamin ang kayamanan. Para magamit pa natin ang kayamanan na iniwan ng Diyos Ama sa atin. These are holy assets. Hindi iyan basta-basta. Kaya nga, pasalamat lang ako. Dahil
puso't isipan, hinawakan ng Diyos Ama. Inuulit ko, inutos ng makapangyarihang mga lolo na pansamantalang ihinto ang paggawa ng RCI. Umpisahan natin ng matuwid sa 2023. Pinaghahandaan ko ang ating gagawin na kung saan meron ng sistema at meron na tayong paraan na hindi na magkaroon ng ganitong pangyayari na kung saan ginamit nila mismo para sirain kami. Gamitin natin ito bilang armas. Kayong meron na niyan. Kaya nga, pinavalidate ko yan. Inaayos ko yan. Dahil nalaman ko kung sino ang hindi sumunod sa patakaran namin ni Kuya Raja. Salamat sa pag-utos, mahal na Sultan. Kuya, alam ko, nandiyan ka lang palagi. At alam ko rin, marami ang aking hinaharap. Nasuliranin na halos hindi rin ako makahinga. Pero ako'y naniniwala na kaya ko itong lagpasan. Lolo, salamat. Lalo pa ngayon, lumantad ang ating pamilya na makapangyarihan sa bawat sulok nitong mundo natin. Na iyon pala ay nandito lamang sa lupang pangako. Ipinagmamalaki ko kayo dahil ramdam ko na kahit ako'y nababalutan ng lahat ng parusa para sa ikabuti ng mundo at para gumanap na ang Pasko na tunay sa 2022. Kayong mga nakikinig, kayong mga nahihirapan, asahan ninyo, may awa ang Diyos Ama, ang Allah. Iligtas tayo lahat. Maligtas tayo lahat. Kaya lahat kayong araw na ito binabati ko. Dahil napayagan ako na lumantad muli sa broadcast na ito. Sana magkaisa kayo. Magkaroon kayo ng sapat na puso, isipan para makita ninyo ang tunay na kaligtasan natin lahat. Marami si Queen ginagawa. Kasama ng mga lolo ng bawat sulok ng mundo. Ayan, nailabas ko na. Lalo na ang lolo na galing sa siyudad sa araw sa Biringan City. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Pasalamat tayo. Pinayagan ako. Mabuhay, Maharlika. Mabuhay ang ating kaharian sa lupang pangako. Masalamat.